natin tabingi ang bapor ng buong U-Level. Gusto ko makita kung paano gamitin to ng Sun Sparks against U-Level talaga. Yes, and alam naman natin na ang ano rin eh, no, yung pick din kasi dito ng U-Level on my side lang din naman na with the Kufra, no, the way of escaping dito ng U-Level during a teamfight is very low na. We all know na halos lahat sila dito may blink and dashes and Kufra's blitzing ball. Alam naman natin, hindi kagamit yan once nakadikit ka na isang Kufra. Exactly. Then kung titignan mo ah, bumalik sa normal emblem plus battle spell ang isang clot. Mm-hmm. Usually nakikita natin is the veteran, now bounty hunt plus the purify. Medyo iniiba, bumabalik sila sa normal and very aggressive, Deb. With unseen, Greed medyo pulado na ikipag-ilagan dito. And there you go, Greed will fall sa hands mismo ng two supports. I mean, one tank and support for the side of U-Level. Yes, actually, I will give the credit to na kay Deb, no? Kasi that was a very good face check. Nako, kung hindi niya na face check yung single boost, no? Doon sa may tabi ng jungle camp sa may gitna, hindi niya makita yun. Pero nako, Escanor, di delikado yung kalagayan niya. JP with the dash. Nako, tamang kapalun lang din into the wall. Counter! A kill for Sunsparks. Another team fight magaganap dito. Dev is still on level 3. Unseen is going to be picked off. Look at the damage dealt. Chichu! JP, Chichu dito. Very low on HP. Still takay to run away. But the stun will connect and that will be a 2-4 none in favor of Team Sunsparks. Biglang nakabawi dito. Ito, yung Sunsparks. Ang problema kasi doon, kaya sila gumawa doon for U-Level, I mean na Sunsparks, level 4 na si JP. Tapos level 3 pa lang si Chu, yung kanilang Claude dito, may kita mo may additional skill si JP to pick off ang mga members na U-Level dito. Nag-buy some time, pumalag si Mang Escanor hanggang up until dumating U-Level, kaso kulang sila sa skills, kulang sila sa level. Yeah. That's the time na umangat ang Sunsparks. Doon pa lang, doon mo may kita yung ano eh, yung ahead bahagi ang Sunsparks. Doon nakuha na sila ng first blood, pero the level is still there. The experience still there. Na somehow, sa loob ng small team fight, biglang bawi yung lamang nila kanina. Yes, I was actually confused dito, no, Prof. B. Mm-hmm. Kasi Ling already at level 4 nung nangyari yung team fight na pinag-uusapan natin. Pero, as Pichu, level 3, hindi ko alam kung bakit gano'n, pero na right now magkakaroon tayo ng team fight dito. Tempest of Blaze nagamit na, pero Raflisha on the turret. Nako, delikado yung kalagayan ni JP dito. Look at them, still alive, but JP Escanor will also be alive with the dragon coming from Killwash. But look at Astin's damage. Killwash will try to run away but will be killed by Team U-Level. Ang ganda ng pinakita ng U-Level doon. Humabol ng kills, 4-4 ang ating score. Still good dito yung Team U-Level natin. Not enough eh during a team fight, hindi mo alam kung kailan ka magkakamali ng pagpindot ng purify mo. Kumbaga ano lang eh, no, kung sino una mawalan ng pasensya, di ba? To use the battle spell, dun medyo tatabingi ang vapor mo. Look at that, another setup, bumaon ng Farsa dito just to zone out the whole members of U-Level. Easy turtle for the side of Sunsparks. Habang simple lang ang pinagagawa ng sidelines sila dito. Lagi ang clash dito ah sa bottom ano, bottom side, which is sa lugar mismo ni Mang Escanor using the Uranus. So may setup na naman ah. Kufra and a head trying to set up, I think Uranus. Oop, hindi na. I think ayaw talaga nila na magkaroon ng item ang isang Escanor with the Uranus nga. Alam naman kasi natin kung gaano kalakas mag-sustain during a team fight, especially kapag meron siyang item. Ayan na. Buwe-buwelo na naman dito ang U-Level trying to face check. Talagang one-on-one. Man-to-man D. Yun na, kinapitan na dito si Mang Escanor. JP going in with a Tempest of Blades. Escanor will fall. Grabe naman talaga pinapakita ng Team Sunsparks. The rotation is there. And also, the damage is there right now. Sila ang may lamang in terms of objectives. And look at JP's damage against Chu. Talaga namang napakalahati niya agad. Ang buhay niya din one dash mo kapag nakapag-full combo ang isang Link. Ayan na-focus pa na dito si Basic. Napapaligiran siya dito. There you go. Sumayaw ka pa. Mapipitas ka ni Grid dito. That's a good play for the side of Sunsparks. Nahuhuli na ang U-Level in terms of the rotation kasi nakuha na sila ng isang Tori. It means na ahead na lagi ang Sunsparks sa objective. There you go,
another turret another will turret. Fall too for non-exchange in terms of objective. And then later on, lilikuan nila to sa mid. Trying to focus fire dito, Baymax! The strike! Nakapo, napaganda naman pwesto dito, pero Killwash! Grabe naman yung Jit Kundu, Dev, very low on HP, hinahabol siya dito si ni Pankel BJ. Look at Grid, si Dev, wala nang buhay, pero wala pa rin silang mapping pick off dito, hindi nila alam kung sino yung unahin nila. Look at Aplicia, grabe naman with a championship Cupra talaga. JP with the follow-up dito, but disengage coming from Team U level, especially right now, alam nilang nakuhanan sila ng isa, and yung tank pa. Hindi mo pwedeng gawin yon sa high caliber team yung mga pa-recall-recall sa right after the clash. Dapat lumayo ka mismo sa panangyarihan ng krimen. Kasi most likely yung mga ganong basic na check, hindi ubra sa Sun Sparks. Diba? Yun ang kailangan pantayan mismo ng ano ng U-level. Look at that, a Flicker, very aggressive kill wash. The Mr. 5 Minutes POD. Grabe. Medyo agresipo. Medyo aggressive dito. Boom! JP. Ooh, so Blaze under the second turret. Dev, walang tinamaan yung ultimate niya. JP is still alive and will disengage. No, though wala silang nakuwang gate. Yun, medyo sinasama na dito. Nagbintes ang RKO dito ni Dev. 4-7 in favor of Sun Sparks with the 3-4 non-exchange in terms of objective. Plus, tinan mo naman yung gold lead. Papunta na sa 4,000. Eh, napapaligiran na naman dito si Mang Escanor. Look at the setup. Ayun na. Kel BJ, focus fire. Ejector is there. Going in. Count initiation. Coming from basic. Let's go! Pumapasa JP na with an ultimate dito. We'll try to run away. Ang ganda ng takas si JP. Grabe. Ang muntik lagi. Hindi sapat. Very good bait coming from JP. Diyos ko, tinamay buhay ngayon, oh. Sobrang nipis. Wala na. Ano, no? Talaga mga takas kriminal, yun kung tawagin natin. Sobrang bilis tumakas dito talaga ng isang Ling, especially with the wall jumps. Grabe. Isa talaga siya sa pinakamataas na agility ng hero dito. Iba, pinakita doon ni JP. Sukat na sukat. Talagang kabisado niya yung damage na parang itake o ng isang Ling. And just to clear the waves out, to balance the minions, disengage siya muna for your U-level. Yes, and right now makikita naman natin yung kalamangan ng Sunspark. Hindi pa rin lumiliit. Actually, palaki pa ng palaki. Pero look at the rotation right now. Halos pareho sila ng ginagawa, no? Talagang, map check lang. Ikot lang ng ikot kung saan. Iwas muna sa kalaban dito coming from Team U-level. And trying to catch Killwash. They want to convert this one. Good D coming from Sunsparks. And nahuli na dito. Nakakawala pa ang ibon. And there you go. Killwash will fall. Ito na ata ang ganti. Alam nila na wala ng RKO si Dev dito, ha. Pwedeng pumasok anytime dito si JP. Trying to face check. Look at that. Kinuha niya dito yung malambot. Si Unseen. Kinakarkar dito. There you go. Punet si Unseen sa kamay mismo ng Sunsparks. Grabe naman talaga pinapakita dito ni JP with this Ling. Talaga namang alam niya kung sino. Oo, alam niya kasi kung sino yung dapat niyang unahin dito para yung Prof. B. Hindi niya na pinag-iisipan pa kung sino. Just to make sure na meron silang mapitasi, always targets dito. No, yung ating value na sinabi ng mga panelists natin kanina na ano talaga, delikado gamitin against a Ling. Kasi siya yung pinakamadaling ma-pick off. Kasi wala siyang panakas eh. Exactly. And still, uy, nakakuha pa nga dito. The good invade coming from Sunsparks, ang sinasabi ni Sunsparks dito. Kayo may basic pero bibigyan namin kayo ng galawang basic. Okay? Dahil bagong pasok kayo, ito pinapakita ng the champs kung paano maglaro sa big league. And look at the score, 5-8 and another one. Nagkalunan pa nga Unseen Tempest will fall. Hindi siya nakita. Tempest of Blade, kinumit na rin. Tem, mapupulit pa dito. Nagkatalo na naman, sir. Chu, disengage siya muna. Perpulado, Kel VJ. Very aggressive flicker with the ejector. Nahuli siya dito. Nasa na nga help coming from the side of Sunspark. Escanor, disengage na muna. Yes, ako po. Napakang purify ang nagamit during that teamfight, paring Prof. B. And look at the gold lead. Talaga mga hindi magpapatalo yung Team Sunsparks dito. Sobrang sakit na ng damage ng isang Ling na hindi na masyado kaya. At also nung tank, nakupang pero here comes Aplesia. Plus yung ating feathered airstrike has to secure the kill. Ang sakit na rin ng isang Farsa. That's a questionable move coming from basic. Nagagawin niya yung tatlo na wala siyang teammates.
or kasama sa ganung sitwasyon, hindi mo ma-force kill eh. Ano nangyari dyan is nag-feed ka lang, tapos wala kayo na ko-convert na kill for the counter initiate. Kasi ang layo eh. Ang layo ng members, and sa ganitong sitwasyon, having that god lead for the Sun Sparks, ako na hindi ganun kayo makakapalag. Look at the setup coming from Rafflesia, siya makukuha rin ata si Green to Blazing Duet sa mukha. Still, that's a bad exchange. Nakakuhanan sila ng free lord dito para sa Sun Sparks. I think that was ano eh, yun talaga yung pinakaplano no ng Sun Sparks dito, to bait out the enemy para hindi nga sila i-contest doon sa lord, which turned out pretty good kung makikita naman natin nakuha nila yung lord dito. Oh, sobrang free lord ang ginawa dito ng Sun Sparks. Score natin 7 and 11 for the side of Sun Sparks with a gold lead, 7,000 din dito plus their lord. Uling Torres sa labas ng base ng U-level sa top. Popondohan na atalo ng Sun Sparks. Trying to face kung sino pwede mag-pick off dito. Tinatansya-tansya dito. Uy, sa likod! Inaantay, nahanap lang yung dito. The Walking Gold, Blazing to with the ere. Patay ang mga lamok. Grabe naman talaga. Speaking of patay, Escanor dito ang unang namatay. Here comes Killwash with the Jit Kondo, pero walang follow-up dito the Way of the Dragon. Kasi nga naman may BMI yung Claude natin. Plus, yung Purify that saved him. Pero here comes the Lord on the middle lane. Ooh, ultimate coming from basic. No, walang tao. Huli but na here naman comes Rafflesia. Oy, what a nice matchup. Plus, the RKO. Look at the damage dealt by Unseen dito. But still, JP jumping all around. Hindi nila mahabol dito. Ay. But here comes KLBJ with the flicker. Walang tinawaan. Sinipilitan pumakbo pero hindi makatakas against Unseen na talaga namang napakalagit ng slow. JP on the go. Unseen, naku po. Yari ka. Ngayon, here comes JP. Oh, Falling Star of the Esmeralda, but Tempest of Blades is enough to make JP escape. Grabe naman dito ang isang ling ni JP. Na-feasel niya yung Falling Star Mundi Esmeralda to the point na, di ba, pagbagsak niya, nasa ere naman. Nasa ere may gusto niya dito. Sabay alis lang. Gusto ko yung pinapakita ng play ng Sun Sparks. Naka-focus lang sila kay Chu. Nakita mo yung pass-off niya, no? Kanina ni KLVJ, though mali, pero the intention is there. Na i-focus pa rin lang at one-on-one with the great one! Oh! Yun! Microplay is there. JP will fall. Mabawi dito ang U-level. Score 11-12, 4-1-5. Parehas ng stats pala to. Si JP tsaka si Chu. The 4-1-5 boys. Wapalag na dito ang mga sera. Nako! May item na tong Claude na to, parang Prof. Bean. Nako, kaya-kaya na sila pumlag. And look at that, what happened dito kung makikita nyo naman mga... Micro lang eh, no? Ganda. Nang naisip ko, is magtago into a bush. That led pero into a blind spot. Pero mo... Medyo delicate pang Sun Sparks dito. Medyo umabang dito si Basic. Nagmamadali siya dito. Niligtas siya ni Deb. That's a good play for attack. Para sa isa sa kanila mga core hero, Deb will fall. Hindi ko nakita kung bakit masyado malalim mga U-level. To the point na umabot sila doon. Malapit na. Sa ano, sa last turret dito. Yes, so actually medyo umasim na naman dito ng medyo yung U-level naman. Ang umasim ng play doon sa hindi natin nakita. Sigurado tayo niyan. Falling Star Moon sa loob. Tama, tama. Score natin 12-13 in still in favor of Sun Sparks kasi basag na ang tore ng U-level sa bottom side. Trying to defend. Last 37 seconds para sa ating susunod na Lord. Look at the item, guys. Fleeting time. Uy, action-jackson ang gusto dito ni ano, ha? Ni Deb. Pina-focus fire lang niya dito yung ano niya. Yung Art of Tiverine na kailangan laging 10 stacks. Anytime soon, pwede niyang kalabatin ang gatilyo para mas ma-maximize niya yung Blazing Duet. Isa yan sa mga kailangan niyo aralin. If ever you guys trying to play Claude, is hindi lahat ng side minions eh ginogo. Look at that, Deb. Another questionable movement. Very aggressive na wala kasama. Na alam mong basta si Lord doon, pero bakit agresibo ka ng sobrang ganon? Killwash against this two member. Here's the backup. Basic will fall. Bigyan lang na isang basic. Pero sa kabila naman, KLVJ naman na nakuha dito. Unseen, 3-man down for the side of U-level. And isa lang ang na-pick up ng Sun Sparks. I mean, isa lang ang na-pick off nila sa Sun Sparks, sorry. Yes, naku po, delikado na naman ang kalagayan ng U-level dito sa Sun Sparks now, trying to take the Lord. Pero dito, Escanor, tiispatan niya lang yung kanilang kalaban. The ultimate will not connect just because of the Purify, but here...
on Banghal Bulen. No! Instead, he will go for Daklon. Tamang zone. Alayo. Sinozone. Eh, and think he's trying to reset. And still, may Retrian. Medyo hindi makukuha. Bumawa dito si Farsa. Nasaan ang sagot dito for the side of U-Level. Down, there you go. Kilowash will fall. Raflesia, 1-1. Ito na naman, round 2. Uy! Diyos ko, nagkalito ba na? Pati ako nalito. Nagkakata. Ey! Jelly! Another one. Pero basag ang Torres sa gitna. Basag ang Torres sa gitna. Ito yung sinabi mo kanina, no, na mahirap pulihin ng isang link ang Glods. Especially right now, na pareho sa pansin natin. Outplays si JP. Itang-ita naman natin. Pangalawang outplay na against the link. Sobrang ganda na galaw ngayon dito ni Chuan. Yan yung Glod user. Yan yung ano, yan yung sinasabi na natin yung huli, pero hindi aamin eh. Mahuhuli si Cloud doon, pero hindi umamin. To the point na napiko pa rin yan si JP. Okay. Score, right, 15-16, no? Baymax. Ano sa tingin mo yung comeback potential dito ng isang UAV level team? Hindi na ganun kalaki ang kalamangan ng Suspects dito. Further airstrike will be activated. Dev, ang nahuli dito ay si Grid. Uy, tamang ultimate from Raflesia. Ay, action tumalun lang yung Raflesia natin dito. Pero JP, very low on HP already against the two. Dev, trying to run away. Kilowash dito. Nakakuha si Base. Nakita mo yung last kill to ni Dev? Sa two members ng Sunsparks. Na wala man lang follow-up. It means that the communication of this team is hindi ganun kaganda. Ilang ulit si nangyari Chu? Na trying to focus fire. Eh na, si Chu. Oy! Nakamay ko. Atir na ispatang kanya. Hindi ka na makakaulit pa. There you go. Chu will fall. Still basic is down. Pinu-force push na nila. Sunsparks doing a great job. 3 man down for the side of Sunsparks. 40 seconds, 30 seconds, and last 5 seconds para kay Basic. Napakatagal na segundo ng kanilang mga buhay. Yes, and right now, Sunsparks sinusubukan i-clear out ng mabilis yung lanes dito para lamang masubukan nilang matapos ang maaga yung laro habang hindi pa buhay dito yung Claude natin. And look at JP prioritizing the turret, pero mukhang magkakaroon tayo ng engagement ultimate coming from this link. Look at the damage. Grabe yung ultimate dito ng championship Cooper natin talaga. Hindi na ayaw makatakas sa mga kalaban. Feathered airstrike will be activated. Escanor will try to run away. There is no minions dito para matapos agad ang Sparks. Here comes Mystic once again. Wala. And that would be the end of this first game, and we'll go to the victory of Sunsparks.